At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang panglimang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Bisi Basura, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Nagkausap ang teacher ni Bessie at ang nanay niya. Sa kabilang banda, naghihinala si Bessie na parang sumisipsip si Lloyda kay Miss Kalinisan. Pero sinabi ni Betong na pare-pareho ang trato sa kanila ni Miss Kalinisan. Nakita ng ina ni Bessie si Miss Kalinisan na naglalagay ng mga sako na paglalagyan ng mga basura. At sinabi na gamitin niya yun. At sa isang banta, nagalit ang mga basura kay Bessie dahil nagkalat na naman siya. Kaya ang mga basura ay kumapit sa kanyang katawan at nagsisigaw siya. At Betong, halika. Maglaro nga tayo. Ngayon lang ako pinayagan ni inay na maglaro eh. Anong gusto mong laro, Bessie? Batuhan ng tsinelas. Ay naku, talo kita dyan, Bessie. Expert ako dyan. Kayang-kaya kitang talunin dyan. Oh, sige. Okay na lang. Magbato-batupik na tayo. Okay, sige. Lika. Bato-batupik. Talo ako! Sige, ikaw na ang mauna. Ito, lalagay ko yung tsinelas ko, ha? Sige, kala mo, di ko alam, ha? Expert ata ako. Teka, ubusin ko muna itong iniinom ko. Ayan, ubus ko na. Tapon ko na lang ito dito. Ba't mo dyan tinapon? Ayun yung basura, no? Bakit dumikit sa kamay ko ang mga tinapon kong basura? Betong! Betong! Bakit yung basura dumikit sa kamay ko? Betong! Oo nga, no. Anong nangyari na dumikit? Naku, Bessie, yung ibang basura talagang dumidikit sa'yo. Dali! Tawagin mo si Nay! Dalin mo! Parang may maligno dito, ah. Tatakbo na ako. Didikitan ka ng mga basura. Ay! Betong! Wag kang tumakbo, Betong! Tulungan mo ako! Betong! Opo, alam ko, ramdam ko na may nagkakagusto sa anak ko. Okay, mangkukulam. Alam ko bagong ligo siya kanina, tapos biglang pinagtiripan siya ng mga basura. Tingnan nyo naman, daming basurang nakakalat dito sa bike ko. Anyway, nasaan na siya? Nasaan nagadag mo? Nandun sa kanyang silid. Nangihina dahil pagod siya, nakatulog. Ako ang bahala dyan. Maging famous naman gagamot ba ako kung di ko alam kung sino ang kumursunada dyan sa ragbo. Dadami-dami ko ng nagamot na nabaligno. Siguraduhin nyo lang ha na magagamot nyo ang anak ko. Sino man yan. Naku, lagot yung mangkukulam na yan sa ama niya. Leave it to me, okay. I'm your famous manggagabot.
Dako naman. Ano ba itong nakikita ko sa kandila na pinatak ko dito sa palanggana na may tubig? That is true talaga. Di ako maring magkamali. Ho, ano pong nakikita niyo dyan sa may palanggana na may tubig? Teka, ano teka. At inasinsa ko kung ano ito. Ano nga ho yan? Matagal ba yan para malaman ninyo kung ano yan talaga? Oh, wait lang. Huwag kang masyadong madaldal at magulo. Kasi nga tinitingnan ko talaga. Bakit ang daming kandila dyan sa tubig? Yan. Huh? Yan ang mga basura. Oh. Tingnan natin ulit kung ano mangyayari na makikita natin pagpatak ko ng kandila mo. Teka. OMG! Totoo na may kumursundada sa inyong adak. Sandali! Yan ba yun? Yan! Naku, hindi! Ha? Hindi! Ano? Yung malaki, di yung maliit. Hindan mo nga ang laki-laki nyo. Oh. Kaya lang, siya lang ang nagkasya sa palanggana ko. Kaya ganito, ikaw talaga. Kung ganon, ano yan? Ano yan? Oh, tingnan nyo, ano yan? Itong nakikita ko? Hindi. Siya nga! Anong ibig niyong sabihin? Ano? Naku, Loida, alam mo ba na natakot ako kay Bessie? Ha? Bakit? Ano nangyari sa kanya? Bakit parang nag-aalala ka dyan? Nag-aalala kasi ako. At alam mo ba na lahat ng basura dumikit sa katawan niya? Ganun ba? Kawawa naman siya kung ganun. Kailangan na punta natin siya sa bahay nila. Huwag muna kasi ginagamot siya. Baga daw nagustuhan ng mga maligno si Bessie. O kaya pinaglalaroan ng mga multo. Naku, delikado pala. Nakakatakot, Betong. Kaya pala, absent siya ngayon. Oo nga eh. Loida, pag medyo magaling na siya, tsaka tayo pupunta sa kanila, ha? Oh, baka may nasaktan siya sa pagtatapon ng basura, kaya gano'n lang nangyari sa kanya. Siguro. Kasi nung naglaro kami, biglang tinapon niya yung tetra pack ng juice, tapos bigla na lang dumikit sa kamay niya. Tapos kinatuwaan pa nga ni Bessie, pero ang sumunod, lahat na ng basura ay nagdikitan sa katawan niya. Kasi naman siya eh, may basura naman. Bakit hindi niya itinapon dun sa dapat kalagyan ng mga basura? Baka nga natamaan yung hindi nakikita kaya ganun. Sana gumaling na yung kaibigan natin at sana wag na siyang magtapon ng mabasura kahit saan-saan. Oo nga, kaya ngayon magtatapon ako ng basura sa basurahan. Baka kasi dumikit din sa katawan ko yung mga basura na gaya ni Bessie. Tinay, at may kumurkusunada talaga sa iyong anak. Ha? Iyan ba yun? Iyan ba yung maliit? Ang liit naman! Ano ka ba? Hindi yung maliit ito. At ang laki-laki niya. Tingnan mo, kaya lang talagang ang kumasya sa palanggana. Yan lang ang lumabas. Ikaw talaga, Tinay. Maligno ba yan? Ay, naku, Tinay. Di maligno yun. Alam mo ba na may hinala ko at alam mo kung sino siya?
Tinawag nga kita para malaman ko kung sino ang kumukursunada sa anak ko. Alam mo ba kung sino siya? Siya? Ah, oo siya. Siya ang diwata ng kalikasan. Ano? Ano naman ang kinalaman ng anak ko sa kalikasan? Sige nga, sabihin mo sa akin. Teka, itanong natin sa kawa. Ayan, teka. Ayan, nakikita mo ba? Mahal na diwata ng kalikasan. Kung ito man ay totoo, gusto lang naming malaman at katanungan. Mahal na diwata, bakit po nahihirapan ng isang mortal na tao at sa kasalukuyan? Yun ho ang bigyan ng paliwanag ninyo. Dinanyayahan namin kayo, diwata ng kalikasan. Tinay! Huwag kang matakot. Halika! Dignan mo yan. Diwata ng kalikasan, pasensya na po kayo. Mahal na diwata, pwede mo bang magtanong? Ano sa palagay mo ang nagaganap sa batang si Bessie? Nagiging masikip na ang ating mundo dahil sa dami ng basura at paliit ng paliit ang ating kagubatan. Nauubos na ang natural na yaman dahil sa kapabayaan ng mga tao. Kaya mula sa inyo at sa mga kabataan ngayon, kaya bibigyan ko kayong lahat ng leksyon. Kaming lahat ang bibigyan nyo ng leksyon? Ganun kaming lahat. Bakit naman? Pero bakit si Bessie lamang ang nahihirapan ngayon? Oo nga. Bakit ang anak ko lang nahihirapan? Dahil siya ang kumakatawan sa inyong lahat. Lahat ng mga ginawa ninyo sa kalikasan ay babalik sa inyo. At kung magagawa ko siyang mapagbago, ay tutularan siya ng mga bata. At pag nakita ng mga matatanda ang pagiging masinop ng mga kabataan, ay mahihiya na kayong dungisan ang kalikasan. Ganun ba? Pero, papaano naman ang anak ko? Maaari ho bang malaman kung paano po namin gagawin at matatanggal ang sumpa ninyo kay Bessie? Oo nga po. Kailangan na magkaroon kayo ng disiplina sa sarili. Bagay na di niya natutunan sa mga taong gumagabay sa kanya. Ako yun, dahil nanay niya ako. Oo, ako talaga ang tinutukoy mo. Bakit naman ako, mahal na diwata? Ang mga matatanda ang gabay ng mga kabataan. Sa kalagayan nyo ngayon, ay matututunan ng iyong anak na siya ring matututunan mo at lahat ng mga tao sa bayang ito. Nagmamalabis na kayo sa kalikasan. Dinudumihan ninyo ang magandang nilikha ng Diyos. Wala kayong disiplina. Kayong mga tao ang dapat sana na maging tagapag-alaga ng mundong ito, ang siyang nagiging dahilan pa kaya nadudumihan ang mundong ito. Tandaan ninyo, simula lamang ito at kay Bessie, ang lahat at magsisimula yon kay Bessie. Yan ang tandaan ninyo. Nasaan na siya? Ang sabi niya, kay Bessie, magsisimula ang lahat? Tinay, kay Bessie at ikaw dapat na matuto ka rin dahil ikaw ang gumagabay kay Bessie. Dapat na ikaw ang tularan niya. Ako? Anong dapat natin gawin para maging okay ang anak ko? Ganito, makinig ka. Sundin na lang natin kung gano'n ang sinabi na mahal na diwata. Kasi sa atin naman ito, kabakanan natin ang iniisip niya. Kaya siguro,
Nagalit siya. Kasi nga, sa pagdudumi ng tao sa aring kalikasan, ayaw niya ng ganun. At dapat, ikaw na matanda ka na, kailangan na ilugar mo ang kilos mo para naman may matutunan yung anak mo sa'yo. Dignan mo ang nangyari. Remember, Tinay, ito, sekreto lang natin. At kailangan yung sinabi ng diwata, gawin natin. Ang maging malinis sa ating paligid. Ano ba kung bakit nagiging ganito ang dilema natin? Dahil sa kagagawa din ng tao, kaya tayo ay pinaparusahan. Kailangan na maging maayos tayo dahil makaisang araw sa katigasan ng ulo ng tao, malilipol tayong lahat. Ano ka ba? Nakakatakot naman yung sinasabi mo. Totoo ang sinasabi ko. At sa init ng panahon gayon, nag-i-schooling na tayo kaysa talas. Tinitrain na tayo sa impyerno. Iba ang init ng panahon gayon. Ikaw naman, tinatakot mo ako. Ang dami-dami mong sinasabi. Totoo. At maniwala ka. Kaya nga, nagpakita na sa atin ang mahal na niwata ng kalikasan. Sinabihan na niya tayo. Ano? Magaling ka na ba, Besi? Sabi ni Inang, para ka daw na-exorcist. Sabi ni Inay, magaling na nga ako, pero basta maging good girl ako. Bakit? Bad girl ka ba? Yan na nga ang pinoproblema ko eh. Di kong alam kung saan ako naging bad girl. Eh, alam mo, Besi, siguro yung sinabi ni Lloyda na hindi ka nagsasabi ng totoo. Ah, oo nga, no? Kailangan pala maging honest na ako. Oh, ito nga pala. Chocolates, oh, yan. Ha? Huh? Oo nga pala, uuwi na ako at tutulungan ko si Inay sa pagluluto. Mag-iibig pa kasi ako ng tubig. Oh, sige. Mag-ingat ka, Betong. Ano yun? Basura? Ay! Tagpo na ako! Basura! Inahabon na naman ako! Ay! Mahal na diwata, pangako, maglilinis na po kami. Magiging malinis na ang aming paligid. Huwag mo na kaming parusahan ng ganito. Oo nga po. Patawarin na po niyo kami sa mga ginawa namin. Nay, ipunin natin ang mga basura para di magalit si Inang Kalikasan. Ayan. Tumigil na po. Ay, patawarin niyo kami. Lilinisan na po namin ang aming basura. Patawarin na po niyo kami. Patawad po! Nagmula doon, nagbago ang ina ni Besi at si Besi naman. Naging malinis na siya sa kapaligiran niya. Hindi na siya nagtatapon ng basura dahil natatakot na naman siya. Baka habulin siya o kaya dumikit ang basura
na itinatapon niya. At ngayon, naging malinis na ang kapaligiran. Mag-aapo, diyan na nagtatapos ang aking kwento. Ito ang inyong Lola Sela. Hanggang sa muli! Mga giliw naming tagapakinig, diyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Busy Basura, dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, June Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela, inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.